What if? Sabihin sa'yo sa Ing Global, magkakaroon ka ng sports car. Gusto niyo ba yan? Yes! Gusto niyo ba? Yes! Pero bago ibigay yung sports car, binigyan ka ng pipirmahan, MOA o MOBA, Memorandum of Agreement. Ano yung sabihin? Na yung kotse, okay, Ferrari, pula, binigay sa'yo. Bigay ha? Yung bigay sa'yo, hindi mo pwedeng palitan ng kahit ano. Bawal palitan ng kulay, bawal palitan yung tin, etc. etc. Question, gusto niyo ba yan? Pwede mo, Ferrari yun eh. Tama o tama? Pero what if yung binigay sa yung Ferrari? Kaya flat? If, sabi, pinirmahan mo, bawal palitan kahit ano. Paano ngayon yan? Itong Ferrari ito, maganda pa rin ang makina nito. Ferrari ito. Tama? Mahal pa rin itong Ferrari ito. Tama? Pero, kahit anong ganda nitong Ferrari ito, kung ipilit mo na paandarin from here going to, let's say, Laguna, malamang, pagdating pa lang ng S-Links, sira na to. Bakit? Kasi pinilit mo. Hindi mo pinalitan yung dapat palitan. Ibig sabihin, walang sense ngayon yung Ferrari. Alam nyo? Wrong attitude is like a flat tire. You can't get far until you change it. Ibig sabihin, dito sa Ing Global, para kang Ferrari, may potential ka. Pwede mong marating lahat ng gusto mong marating. Yun nga lang, kung hindi mo papalitan ang attitude mo, may problema tayo. Marating mo man ang SE, pero may kaso ka. Bakit? Lahat magre-reklamo tungkol sa'yo. Bakit? Kasi manunulot ka, hayop ka. Bakit? Kasi yung problema. Hanggat hindi mo pinapalitan ang attitude mo dito sa Indoban, ang hirap pilitin. Kasi hindi ka makakarating sa tamang karunungan. Tama o tama? Tignan mo yung katabi. Sabi mo, magbago ka na kasama. Tignan, ako yung katabi nyo. Ako. Tignan yung katabi nyo. Ako ba yung katabi nyo? Tignan yung katabi nyo. Sabi mo, magbago na kasi tayo. Sino ang gusto magbago? Nasa mga... Ulitin ko. Pag gusto mo magbago ang sitwasyon mo sa buhay, kailangan magbago ka muna. Yes. Ang problema ng maraming tao, gusto magbago ang sitwasyon mo sa buhay, pero ayaw niyo magbago. Hindi pwede yun. Ikaw muna, bago yung sitwasyon mo. Kalabitin mo yung katabi. Kalabitin mo. Dapat sabihin mo, magbago na tayo. The truth. Sabi ko nga kanina, the truth hurts, but the truth has set you free. Successful people, they continually learning new things. Unsuccessful people, they think they know it all. Ulitin ba? Ang mga successful people, they hunger. Ibig sabihin, gutom sa knowledge. Pag sinabing training, nandoon. Kahit na anong sitwasyon niya sa buhay, pupunta sa training. Bakit? Kasi gustong-gusto nilang matuto. Yung mga unsuccessful, aminin natin, pag sinabi mo may bago, kailangan mo mag-upgrade, kailangan mo magbago, ganda yung right. Bakit? Masaya naman buhay mo. Amin ko pa yung gugulo lang ang buhay. Tama o tama? O, maganda tayo lumayo. Yung dalawang may-ari, tatlong may-ari ng Indoban, pag pumunta ka doon sa office nila, sa baba, fourth floor, may cabinet sa likod. Pag binuksan mo, yung magugulat ka, lalo na yung kay Sir Francis, pag binuksan mo, sobrang daming libro. Pinabasa niya. Alam niya yung mga taong niya, kahit hindi magtrabaho, kumikita. Sir Francis, kapatay niya, kumikita pa. Yung accountant, kumikita. Imagine mo. Pero sila, they hunger. Ibig sabihin, nakikita mo, nag-aaral pa. Umaattend pa ng mga seminar sa labas, sa abroad. Bakit? Kasi gusto na, alam nila, na kailangan pa nilang matuto. Samantala,
tayo, hindi ulang inaantok pa kayo. Ang pira. Tapos sasabi ko, gusto mo yung man-man? Pwisit ka? Kahit yung kalahati lang, kahit one-fourth lang ng kinikita ni Sir Jan, okay na po. Hindi ulang, hindi ka makatagal. Tapos sabi mo, kahit one-fourth, makapatukan ka ni Sir Jan. Tama ako tama. So dapat pati hindi o, talagang, hindi o, naku, yun, maganda to, Sir James, magandang topic to. Excited ka pupunta rito. Hindi yung tatawagan pa ng apply mo. Uy, may NDO, tara. Di ba? Naka-one NDO ka pala. NDO na naman. Dami-dami pa ng tao dyan. Huwag na lang apply. Makopi dyan. Okay, agahan mo. Mga kalahati darating. Reserve mo ako. Reserve. Tama o tama? May problema ka. You have to change your attitude. Tama o tama? Tama! Ba't ka tumatawa? Tiyo, tamaan ka? Ganyan eh, pati na tama, tumatawa na lang eh. Next! Importance of training. Training helps you develop 100% to believe in the system. Kaya hanggang ngayon, medyo duda ka pa sa upline mo. Duda ka pa sa lahat ng nasabihin niya, kasi nga, hindi ka pa sigurado. Iba kasi, pag sigurado ka, ibig sabihin, pag umaten ka ng training, alam mo yung pupuntahan mo. Alam mo kung paano mo mararating yung gusto mong marating. Tama, tama. 100% believe ka. Yung nga lang, pag hindi ka umaten, hindi ko mismo may duda. Tama, tama. Learn the business as soon as possible. Ibig sabihin, pag dating mo sa Englobal, nakaka-join mo lang, kailangan alamin mo na yung business. Paano? Ito yun. May limang basic na dapat may malaman ka. Na ito, 100% kailangan alam mo sa utak mo, sa puso mo, sa kaluluwa mo. Kahit tulog ka, alam mo dapat to. Yun. Number one, kailangan alam mo mag-OP mo. Pag ikaw, nag-join sa In Global, kailangan within 3 months, alam mo na mag-OP. Kasi nasabi mo sa akin, nalaman ka, tapos hindi mo na mag-OP. Ano yun? Parang pag may nakasalubong ka sa mega mo, sa Robinsons, high school friend mo, uy, nakita ko yung Facebook mo, nag-in global ka. Ano yan? Maganda ba? Explain mo nga sa akin. O, sabihin mo agad. Si apply na dito. Tinawagan si apply. Kadyot na. No. Line. Line. Patay. Where are you? Line. Dito, Mingo. Meron tayong OPP. Bilisan mo, ha? Ha? Kung bahala, kung mag-aantay kami, kung may mag-i-explain sa'yo. Yung mag-i-explain sa'yo ng Englobal, yun yung apply ko. Magaling ang dami pinayaman doon. Swerte mo. Yung nga lang aantay lang natin, ha? O bakit nagasaan pa siya? Las Marinas ka. I-rush car pa yun. Umuwi na si Dawson. Ano oras darating yun? Tama o tama? Eh, dapat na kailang umibig ka na dito. Dapat ikaw mismo, alam mo na ilata. Eh, pwede mo. Number two, kailangan alam mo na yung products. Baka mamaya, taga saan ka, sabi mo, uy, maitim yung kinikili mo. Alam mo, meron ako dito spray. I-spray natin, 20 seconds, pupuli yan. Tama mo naman. Hindi pwede yun. Kailangan alam mo yung products by heart. Hindi sabihin dapat datit man muna, alam mo na yung effect. Tama o tama? Tama. Next, alam mo yung NDO. Ito po yung NDO. Bakit? Kasi ang NDO will give you the bigger picture. Okay? And it will give you the basic skills. Yung basic lang. Next. Dapat alam mo yung ASAP 1 at ASAP 2. Pinag-isang module yan. Ano yan? Why networking at bakit in global? Kasi yan ang maraming tanong sa maraming sa labas. Problema, maraming nagtatanong kasi tungkol sa upline, paano ko sasabihin pagka ganito? Upline, paano kung maganda ba talaga, legal ba talaga in global? Bakit number one ang in global? Stable ang in global? Dito po sinasabit yan, sa ASAP. So ang hirap, sagutin yung mga tao pag hindi ka nag-ASAP. Last but not the least, dapat alam niyo yung technical. Good news, ako lang po ang nagtitechnikan. So wala kayong choice. Makikita niyo ulit ako. Ha?
i-announce ko na sa inyo. Kasi ginawa ko monthly. Ito ang problema ng maraming distributors. Lalo na pagbago. Bakit? The fear of unknown. Bakit? Kasi papasok ka sa isang lugar ng isang sitwasyon na halos hindi mo alam. It's new to you. Kaya matatakot ka talaga. Tama o tama? Tama yun. That's normal. Alam niyo ba, ang ibig sabihin ng fear is false emotion appearing real. Akala mo lang, meron. Pero wala. Ulitin ko. Emotions kasi ang pinapaandar mo. Inuuna ang emotions. Okay? So, fear has no place starting now. Ibig sabihin, pag pumasok ka sa networking world at gusto mo maging full potential leader at lalo na maging top 500, top 50, top 20, then I tell you the truth. Fear has no place. Bawal po ang duwag dito. Tignan mo yun na lang. Sabi mo, bawal ang duwag. Bawal ang duwag. Tignan mo diretso. Bawal ang duwag. Ikaw, gano'n dito eh. Bawal ang duwag. Tignan mo diretso. Sabi mo, bawal ang duwag. Bawal ang duwag. Nana, ikaw usapin mo, bastos ka din eh. Sinangin naman, sinigawan lang sa tenga. Kaya, bawal ang duwag. Hindi naman nakatingin. Tingnan nyo lang kami. Tingnan nyo. Eye to eye. Para matandaan mo yung gabi nito. Lalo na pag hindi mo kakilala yung katabi mo, malay mo, yan ang future mo. Tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo, diretso. Sabi mo, bawal ang duwag. Fear has two sides. Dalawa po yan. Ano yun? Number one is forget everything and run or face everything and rise. Your choice. Now, ulitin ko. Choice mo yan, hindi yan. Ulitin ko. Forget everything and run or face everything and rise. Kasi paniniwala ko, pag kaya mo, kaya ko. Pag kaya ko, kaya ko. Bakit? Kasi pareho tayong tao. Tandaan ninyo. Tandaan nyo po ito. Pag ako tumain, babaho. Kayo, pag tumain, mamango? Yes? Hindi ito tao! Walang tao, babaho, ang tae. Kahit uminom ka pa ng pamango, labas niya ang mabaho. Tama o tama? Tama! Tama o tama? Tama! So, ibig sabihin, lahat tayo dito, pantay tayo. Ang problema kasi, ang mindset mo kasi, takot ka agad eh. Sir Jason, natatakot ako. Bakit? Kasi ikaw, magaling ka na. Kaya mo na yan. Kasi pinanganak ka ng ganyan. Ay, naku, hindi po. Parang pagdadrive lang po yan. When you drive, sino ba marunong mag-drive dito? Tasa ba? Naalala nyo ba yung first time ka tinuruan mag-drive? Diba? O. Ba? Kotse. O. Eyes on the road. O. Ayusin mo yung side mirror mo. Dapat sakto sa iyan. O. Yung center mirror, ayusin mo. O. Tapos, o. Tanda mo ha. Dalawang kamay. Isang kamay nandito. O. Ito yung cambio. Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, atras. O. Clutch, brake, abante. O. Sige, try mo. Ano ulit? Ano? Hindi mo naman memorize kagad yun. First time mo eh. Ganun din pa nag-intro ka. Kakabang ka talaga. Ganito tao, kahit yung tatlo lang tao, nakakabang ka eh. Kasi first time mo eh. Hindi mo makagad. Alam mo na ba kagad yan? Naalala ko yung first time ako pinag-indi ko ni Sir Jan dito. Naalala ko, grabe talaga. Kabang-kaba ako. Kasi pa malupit. Alam ko, nandyan lang siya sa kabilang kwarto. Nakikinig. Sabi pa naman sa akin, oh galingan mo, nandito lang sa kabila. Makikinig ako kita. Basta. Siyempre lalong kinaba, alam ko lang doon sa kabila, di ba? Tama o tama? Tama! Pagkatapos ng NDU, sabi, congratulations ko lang, bakit pa ako ito NDU? Kahit ako, alam ko eh! Tama o tama? Tama! Ganun din, di ba? Pag nagdadrive ka, di ba? O, primera, ulit. Shhh! O, dahan-dahan ha? Bawasan mo yung clutch, o, tapos sasabayan mo ng accelerator na konti, sasabay mo yan. Ito lang, Tama o tama? Diba? Ganun yun eh! O, sige, subukan mo, subukan mo. Mahalawa. O, sigunda mo, sigunda mo. Paano? Paano? Guys, tapos
죽었다. 아 죽었다. 죽었다. 아다. 한 달한테 있나? 아빠. 사진신도 갖다비고. 어 가장 뭐나 맞았어. 와 나마. After mga 1 week, 2 weeks, sinusunod-sunod mo, di ba? Kaya mo na mag-isa. Diba? Darating yung time na, ala, kahit suka lang, narinig kong bibir. Ako na, ako na. Ay, kasi gusto mo masana eh. Tama mo, tama. Kapag magaling ka. Bakit nga ba may takot ang isang tao? Bakit? Kasi, ang daming doubt at fears. Doubt or duda? Anong sabi? Sabi sa Google, to be undecided or skeptical. Sa Tagalog, urong sulong. Diba? Yes, no. Gawin ko ba ito? Hindi. Kaniwala ito, ha? Matthew 5:37. Hindi ko po ito sinabi. Sinabi po ng Bible. Simply let your yes be yes and no be no. Anything more than this comes from evil. So, yung sabihin. Pag sinabi mo, haharapin mo. Harapin mo. Pag sinabi mo, you will face everything and rise, you do it. Bakit? Kasi pag time na nagdududa ka na, natatakot ka na ulit, anong sabi? Pinaglalaroan ka ng kapwa, demonyo mo. Ano ba? Ano ba? So, ibig sabihin, pag sinabi mo ngayon na hindi na ako duwag, haharapin ko yan. Pag-practice lang ako, araw-arawin ko, gagaling din ako, yayaman din ako. Pag dumating na yung time ulit na, totoo ba ito? Kinakabahan na ako. Ngayon mo, mag-pray ka kay Lord. Lord, pinaglalaroan na ako nung katabi ko. Di na may katabi ko. Di na yun. So yung pag-pray kita. Doubt plus fear is in... Kaya walang nangyayari, huwag kang magtataka na walang resulta kasi puro kaduda at takot. Right thinking produces right action. Right action produces right results. Gusto mo ng tamang resulta? Baguhin mo utak mo. Ito ang magkocontrol, hindi ito. Tanda nyo ang puso, traitor yan. Walang forever. In global lang ang may forever. Ang problema ng marami kasi dito, ito ginagamit. Hindi ito. Sabihin ng boyfriend, nag-game in global ka, wala ka ng oras sa akin. Ano, in global lang ikaw? Siyempre ikaw. Mahal kita. Pag-alaw ni upline ko. Bakit naman? Hindi tinitingnan yung future. Tapos pag wala na makain, sana hindi na pinaks lang po. Ito ginagamit ni traitor ito, maliwala ka. O, tingnan nyo, anong sigaw ng gilas? Puso. Ha? Puso, puso, di ba? Nalala nyo yung last year. Dumating yung mga Pregata, ayan o, mga Australiano. Yung mga ibang in-global, mga ibang Pilipino, pag binasa mo ba yung mga comment sa Facebook, buti nga yung mga, gano'y mga patutok. Ano, anak, hindi yung mga isip na nakakahiya sa buong mundo, Pilipino. Nakakahiya tayo. Nag-impita ka, dito mo pinalaw, kinulpin mo. Tama ko naman! Bakit? Ginamit po, hindi utak. Sports yan, hindi na nalo, hindi natatalo. Huwag natalo, eh sorry, talo tayo. Pag-ibig natin, hindi manggugulpi ka. Gusto mo makabawi, pero ang puso ginamit mo, hindi utak. Tama! Gusto mo makabawi, di ba? Pag-uwi sa huli, din lang kami pagkain ng kung ano-ano. Hindi ba nakita? Joke lang, joke lang. Kaya obvious, hindi ginamit yung utak, yung puso. Di ba? Di ba suspended tayo ilang kilos? Nakapahiya Pilipinas. Yan yung history ng FIFA na hindi mo na pwede tanggalin. Pilipino may hawak. Italia. Bakit? Kasi ginamit? Hindi utak.
Kaya kayo mga babae dito, mga single. Sino po mga single? Dasan naman. Babae! Last po mamaya mga single na babae. Maniwala kayo. Bago kayo mag-asawa, ang gamitin nyo, yes. Kaya nga hindi ako mag-asawa. Kaya unang requirement mo, dapat in global member. Yes! Yes. Wala lang, bago kaya maka-first face, bago mag-kiss man lang yan, kailangan MC na. Bago man lang yan maka-third base, siguraduhin mo, GA na. Tama, tama. Gamitin mo to, wag ito. Porket guwapo eh. Tama, tama. Tingnan mo yung katabi mo. Lalo na pagbaba. Tingnan mo, tingnan mo. Sabi mo, utak lang yan. If you fail, never give up because fail means first attempt in learning. Natututo ka pa lang eh. Normal lang magkamali. Ibig sabihin, pag nag-fail ka, hindi ibig sabihin yun, failure ka na. Nag-aaral ka pa lang. Nag-intro ka dati, may nag-intro sa akin. First time niya dito sa Inglobal, pero normal, magaling na sa ibang company. Tumunta dito, lumipad sa atin, grabe, lupit na lang. Tinanong nga ako, sir, anong pangalan? Lizzo Lionel. Anong intro ko, sir? Pag-intro sa akin, sir, alam niyo ba itong tao ito? Pinapanood ko pa sa YouTube, grabe, bilib sa tao ito. Kapsip, lupit ito mag-intro, tawin. Pinapanood ko, ano? Kasi dito ko eh. Binuksan ko pito, nag-intro siya dito. Grabe, galing, oh. Ay, ako, kailangan bigatis nino. Uli? Iba yung kami. That's all, madam. Mr. International Nico Inso. Nico. Networking. People only quit. That's why we fail. Marami po kong kilala dito. Nasa taas na. Almost nandun na. Yung nga lang nag-quit. Kaya nag-fail. Sabi nga ni Carlo Villaventura, tuloy. Kasi wala akong nakita ito, promise. Wala akong nakita na top earner na huminto. Lahat doon, sasabihin niya, tuloy-tuloy ka niya. Kasi kung sino yung huminto, siya yung talo eh. Tama o tama? Tama. Marami dito, umalis na. O tingnan mo, nasaan kayo? Wala. Failure. Bakit? Kasi nandito na, ibig sa tumuloy-tuloy lang, nag-quit pa. Tama o tama? Wala akong makikita o narinig na nag-quit sa Inglobal, dating member, dating naging saksama sa Inglobal, na na-duplicate yung ginawa sa Inglobal. Bakit? Kasi nga, kapag nag-quit ka, mag-fail ka. Tingnan mo yung katabi. Sabihin mo, tuloy-tuloy lang. Sa mga hindi ko nakakilala, medyo kukwento pa lang yung konti. Kasi close kami nga ni Sir Jan. Paano kami naging close? Tignan nyo naman ako, di ba? Sa mga hindi ko nakakilala, Sir Jan, tito ko po si Sir Jan. Okay? Si mama ko at saka si Sir Jan, magkapatid ko. Okay? Yung iba kasi, kala, ano daw, magkapatid daw kami. Layo nyo, aspirin, ano, walak sa labas. Kapatid po yung mama ko, panganay, sa walong magkakapatid. Sir John, bunso na. So yung age gap namin ni Sir John, medyo malapit. Okay. So ganitong kwento. Ay! Sir, say hi naman. Let's all welcome Vice President Sir Sige. Mga sir. Okay. Mamaya may announce ako. Sabi ko sa inyo, may chismis ako mamaya. Yes! Shhh! Ayan ha. Thank you, sir. Bata ko po ako noon, grade 6, pangulang ako noon. So, ngayon, si Sir John, pag-graduate na ng college. PE siya. Okay, so, kasi yung time na yun, physical therapist yung uso. Okay. Sabi ng mama ko, mag-PT ka. Kasi yaman ka. Amo kasi doktor. Sabi ng
Sabi no, Sir John, sige, sige, hindi ako. Pero pagka-graduate niya, halos at titi na. Sabi, paano ko yaman ito? Eh, biglang in-invite. Doon sa unang company niya, hindi ko napabanggit yan, basta FLP. Wala naman ako, paano ako yung mag-isip? Forever living. Ngayon, ang nangyari, sabi ha, gawa ng paraan. Ang pang-PE nila that time, 1996 ha, 15,000. Eh ngayon nga, hirap na hirap ka sa 6980. Yung pa kayang 1996 na 15,000? Sabi, gawan daw ng paraan. Si Sir John, nung nakita niyang vision, gusto kong yumaman sa paraan na to. So pag-uwi niya, sabi, gawan ng paraan. Eh yung 1996, wala pa hong Google. Tama? Yung mama ko po, kumpleto po yung encyclopedia. Narinigin mo yan? From A to Z, by Annex 1 to 12 pa. Eh sabi ni Sir John, gawan ng paraan yung pinsinil. Pag-uwi niya sa bahay namin, kasi nakikita na lang si Sir John. Kasi medyo ma, hindi pa naman ganun ka well off si Sir John. Pagdating niya sa bahay namin, sabi, wala na pang gumagamit itong encyclopedia. Eh, sanila ko nga. Sinanila. Sanila. Ito mo, resto. Pagsala, alam itong magpambayad. Tapos, yun, one time may dinner kami. Itong nanay ko, sabi ko, paba kumakain? Parang nga wala yung mga encyclopedia. Siya yung, like, ano sa inyo? Pati hindi binalik. Sir John, kaligali, kinuha yung package. Ate, yayaman na tayo. Sabi na tayo. Lumayas na dyan. Pagkatapos kita pinag-aral, kinukup dito sa bahay ko. Malak niya ka, ipapalit mo lang ng encyclopedia sa hayop na box na yan. Maysa, maysa niya. Ito mo yun, maysa. Sir John, naganap ng mga bahay, nakitira kong kanin-kanino, nakitira pa sa construction worker, nagbayad ng 500 sa buwan. Totoo yun. Hirap niya, Sir John. Ito, malapit. After 1 year, doon sa una niyang company, good news, walang recruit. Wala, puro benta lang ng products. Paano siya mabubuhay? Ayaw naman niya bumalik sa mga atin niya kasi yung pinalayas na eh. Hirap na yun. After 1 year, sabi niya, quit na ako. Total, ate ko naman yun. Papatawarin ako. Tuloy ko na lang yung PT, padala niya ako sa abroad, tsaka ako sa babayaran. Pero hindi, kinausap nung apel, sabi niya, tuloy ko na. Sabi niya, good news, after 1 year, may tatlong recruit! Dalawang taon. Bago nagkaroon, tatlong. Magkukwit lang! Sabi, huwag ka magkukwit. Sabi, tuloy-tuloy mo lang. So, and so forth. Itong tanong, what if yung unang taon, nagkukwit na si Jan Astor? Baka hindi na kilala itong tatlong. Baka wala ako dito sa harapan niyo. Baka wala ito. Baka wala yun nun. Pero buti na lang, hindi nag-quit. Malay mo. Kaya ka nandito, kasi pa-quit ka na. Kasi may mga iba dito. Matagal na sa Iglobal, nakaupo lang dyan, pasinti lang, pero sa puso nila, pa-quit na kaya ako. Kaya naman nangyayari, tatlong taon na, dalang taon na. Pero, malay mo. Ikaw pala yung susunod na dyan, Aspen. Tama o tama? Tignan mo yung katapit. Okay. Good news, lalo sa mga first-timer. Expect ito. Kailangan mo expect ito. Rejections. Saan? Classmate, office mate, neighbors, friends, relatives, families, loved ones. Sir Jason, parang wala kang inira. Wala talaga. Lahat yan. Promise. Pero tanda mo ito. A no now doesn't mean no forever. Ulitin ko. A no now doesn't mean no forever. Bakit? Ang ibig sabihin kasi ng no is next opportunity. Ang problema kasi na maraming distributors ngayon, ganito eh. Pag nag-no ngayon, ano kagad sabihin? Thank you, what? Lock and friend, we said. Malas. Inaaway. Oh, ito ha. Si Sir John, diba? Sabi ko, pamanggit ako.
Nung pinilit niya ang Inglobal, hindi po ako nag-join. At 7 years, o 6 years pa lang ako sa Inglobal. Ang Inglobal, 13 years. 7 years niya po akong kinulit. 7 years. Birthday ko, birthday niya, birthday ng inaanak ko, na anak niya. Ito yung nakikita ko. Oh, discouragement. Kapaliwanan ko ha, avoid game stealers. Avoid, hindi awayin. Ha? Iba yung mang-away sa avoid. Iiwasan lang. Dream stealers. Sino ba yung dream stealers? Yan yung mga number one. Yung magkasabi sa'yo ng, ako ba, hindi na ako naging successful dyan sa networking. Ikaw pa kaya? Ay naku, tigil-tigilan mo. Wala kang kilala. What? Dami mo kilala. Eh mga dream stealers. Yung hindi mo pa napapatunayan yung sarili mo, iunangan. Avoid it. Avoid that. Hindi ko sinabi, awayin. Kaya dito, ang pinaka-importante dito, leave all your negative opinions. Bawal ako pinag-uusapan ng negative sa inyo ba? Pasinin mo, yung mga appliance, ayaw ng negative. Lalo kami sa management, ayaw namin ng news. Hindi kami yung, uy, alam ang balita mo yung ganito? Puro positive. Result-oriented. Leave all your negative opinions. Chismis, negative po yan. Hindi ka nag-usapan. Yung mga iba kasi ganito eh, oh, alam mo, nakita ko, sumasok sa kotse! Ang tagal nila sa loob! Oo kayo. Ibaman ka. Pita ka. O tapos? Problemahin mo yung paglaki ng grupo mo. Wala po ng problema eh. Tama o tama? Tama. Grupo na may grupo. Ay, alam mo yung grupo nila. Oh, yun, yun, yun. Sarap mong tatsakan. Problemahin ng grupo mo. Hindi po na may grupo. Tama o tama? Tama. Avoid. Sorry. Leave all your negative opinions. Ang tawag po dyan, simpleng-simple. Lino mindset. Leave all your negative feelings. Pala, pala, pala. Mama, may pag-uwi mo, di ba? Tsaka naman, ang gabi ka pala. Mama, lino mindset. Ano ba yung lino mindset? Ano yung lino mindset? Alam mo? Basta, guwapo yun. Lino mindset. Tingnan mo yung katabi mo. Sabihin mo, Lino mindset. Kailangan laging excited. Kaya nga meron tayong Mr. Excitement. Alam mo si Sir John? Tuwing may meeting kami, nagkita kami, laging excited. Sabi nga ni Sir Francis, saan mo kinukuha yung excited excitement mo? Siguro pati yung in-group mo excited. Kaya nagkita kami, Sir John, kapit ka. Oh, Jesus, ano? Kapo na magkasama. Uy, Jesus, ganda lang. Oh, lalo ngayon, nagaling sa Africa eh. May meeting siguro kami next week. Grado yun. Oh, gabi na. Ganda naman. Ano ba? Pambata. Kasi dito, kailangan lang excited. Kung ayaw mong negative ang pinag-uusapan, dapat lang excited. Meron ka ba nakita na negative pag-uusapan pero excited? Kailangan, you learn to? Bakit? Kasi nga, count your blessings, not your problem. But if your face is your problem, problema mo yan. And move forward. Kailangan, importante sa buhay, you have to move forward. Kaya nga meron akong favorite quotation. Yan. Kailangan mo yan? Let me smile. Totoo, genuine. Genuine ang dapat na smile mo dito. Ang problema kasi na wala ng distributors, pag mag-smile, ganyan tsura. Bakit? Kasi nasa loob ang kulop. Tama o tama? Smile picture, ganda. Tama o tama? Learn to smile. Anak ko po yan, huwag kayong mag-isip. Anak ko yan. 2-year-old. Pangalan niyan, Ocho.
Mukha pa rin, ayaw mo niwala. O, tiyo nga pa nga lang. Bakit? Walang trip ba? Bakit pasakit ng trip? Diba? Diba? Diba ang tao or nabasa sa newspaper, ngumiti, pinatay. May narinig kayo nga? Ano nga, diba? Diba? Bakit? Kasi nga, di ba meron, sumagamot, pinatay, sinampad, gano'n, di ba? Pero yung gumiti, tingnan ka, di ba kunwari ngayon, bad trip ka, di ba? Gumising ka ng bad trip. Yung pagising mo, maliligo ka, walang tubig. Gutom ka na, kakain ka, walang almusal. Lalabas ka na, umulan. Tapos paglabas mo sa bahay nyo, may tumalsik na pudik. Eh, nakaputi ka pa. Bahay, uwi. Pagdating mo ng Robinsons, may bumangga. Di ba may ganun? Tak! Ang sakit, di ba? Talagang galit na galit. Sino nyo yun? Papatayin ko yun! Talagang radical, di ba? Talagang araw mo, masama talaga. Tapos biglang umili. Sabihin sa'yo, sorry. O di ba? Ito, pag pinatulan mo yun, ay may tama ka. Di ba? Di ba? Ganun man, di ba? Next time, ha? Di ba patulan eh? Kasi mag-